loves what's up. Alright, so for today's video, isang biglaang video lang kasi sakto nagluto ako ng food ni Needle and pinapakain ko talaga siya ng chicken and gulay, especially malunggay. 1 week before pa lang siya manganak. So nakagawa ako ng video niyan. So a week before siya manganak, ginagawan ko siya ng chicken liver with malunggay. Tapos, nung week na nanganak na siya, pinalitan ko yung chicken liver ng chicken lang, chicken na, yung laman ng chicken, with malunggay. Tapos parang nagsasawa na ata siya. 2 weeks na today yung puppies, and obviously, 2 weeks na rin siya today na nanganak. So parang nagsasawa na siya doon, kaya naisip ko na dagdagan ng ibang gulay yung food niya. So ang ginawa ko sa kanya, today, ang niluto ko is boiled chicken with malunggay pa din. Hindi ko inalis yung malunggay. Dinagdagan ko ng kalabasa, green beans, and konting carrots. Okay, so naisip ko lang na i-share din sa inyo kung paano ko ba siya pinapakain after she gave birth. Alright, so ito yung mga hinahalo ko sa food ni Needle. Una yung vitamins. So, meron siyang dalawang vitamins na ginagamit. N-Malak and Nutrical. So, yung N-Malak is milk enhancer and yung Nutrical is for calcium. So, ang ginagawa ko dito is tag 3 ml. And then, 1 cup of puppy na dog food. Mas okay gamitin yung puppy na dog food pag bagong panganak kasi mas marami siyang nutrients. And yung niluto ko kanina na boiled chicken with, ang init kasi, boiled chicken with malunggay, squash, and carrots. Ayan. So, paghahalu-haluin ko lang to. Needle. Ubus na yan. So, ayan. Kaya ubusin ni Needle yan. And then, ayan yung puppies. Big na sila. Sleep pa. Ayan. Tapos mamaya ulit, bibigyan ko siya ng sabaw with milk. Ayan. Malakas naman kumain si Needle. So, wala akong problema. Si Wako yung nakahol. Naiinggit si Wako eh. So ayan, itong fence na to, malapit ko na to palitan kasi kayang-kayang baklasin ni Needle. Tapos kung magtataka kayo bakit nakatali si Needle, kasi po tumatalon siya, iniiwan niya yung mga tuta. So ayan. And minsan kasi, bukas din yung pintuan namin. So, mamaya makalabas siya nang hindi ko alam. Kaya, ayan, sinecure ko na siya nakatali. Diba? Kala mo hindi pinakain eh.
3 times a day na yung kumakain. Tas pag madaling araw, gising ako, binibigyan ko siya ng milk na may sabaw. Minsan milk lang, ganyan. So, kailangan nila yan. Talagang gutumin sila. Lalo na si Needle, kasi 6 yung puppies niya. Sobrang dami niyang pinapadede. Tapos, gusto ko na rin siya ipag-groom kasi sobrang dungis na niya, lalo na yung petan niya. So, ayan. Inaantay ko na. Siguro mga 1 week pa. Papag-groom ko na siya. Ayan. Ubus na yan. Oh, nisimot niya na lang. So, nung unang setup ko neto, pet pads yung nakalagay dyan. Tarp yan, yung hinihiga nila. Tapos may pet pads dyan. Ayaw ni Needle, tinatanggal niya. So, pinalitan ko lahat yan ng basahan. Ayaw niya rin, tinatanggal niya. Ang ginawa ko, isang basahan na lang. So, ayan. Ayan yung setup na naging okay sa kanya. Ano, Need? Ubus na ba yan? It's ubus na. Nag-burp pa. Ubus na. So, ayan. Diba? Kaya niya ubusin yan. Yung ganito kalaking bowl. No more na. Tapos, yung puppies. Trip sila. Nagtatempa kong buhatin ng buhatin. Pero, hindi pwede. Babies pa yung mga yan. So, ayan. Tantingin lang muna. No, kusog. Kusog, Needle. Water ka. Water naman. So, ito si Wako. Nakikikain siya nung food ni Needle. Wako! Nakikikain niya ni. Alright, so ayun, nagluto ako noon ng isang kaldero na malaki. Tapos si Wako, nakikikain din doon. So siguro maglalast yun sa kanila ng 3 days, ganyan. So nire-ref ko lang yun, tapos iinitin ko ulit. Or pag tinatamad ako, haluan ko na lang ng mainit na tubig, ganun. So ayun, ano pa ba? 2 weeks na yung puppies and ide-deworm ko na sila. Inaantay ko lang na magmulat lahat yung eyes nila. Yung iba kasi, ano pa lang, yung parang ganun pa lang. Hindi pa yung full talagang mulat na mulat. So, inaantay ko lang yon. Siguro, this week, ma-achieve na yun ng puppies. And, hindi ko naman sila inaatat. Na, in-observe ko lang yung growth nila. And, ayun. I guess that's it for this video. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na! Bye-bye!